Alam nyo ba na ang mayayaman na bumubuo ng 1% ng kabuuang populasyon ay ang may kontrol sa 48% ng kayamanan ng buong mundo. At ang top 80 na pinakamayaman sa mundo ay worth as much as half of the population ng buong mundo o mahigit kumulang 4 na bilyong katao. Base sa bilang na yan, hindi makakaila na may malaking agwat ang mga mayayaman sa mga mahihirap. Marami sa atin ang nag-a-assume na ang pera na meron ang lahat ng mayayaman ay nakuha nila dahil pinanganak silang mayaman o kaya naman ay nanalo sila sa loto. Pero hindi yan 100% na totoo. Sa halip, 11 out of 80 lang ang napamanahan ng yaman at ang 69 na natira ay matatawag mong self-made millionaire dahil sa kanilang hard work, consistency, and determination. At ang isa sa mga to ay ang pinakamagaling at mayaman na investor na si Warren Buffett. Just like other rich people, pinanganak si Warren Buffett sa isang middle class na pamilya. Pero he was able to gain amass knowledge and skills para lumaki ng gusto ang kanyang kayamanan na umaabot na sa $83 billion sa ngayon. There is no doubt na marami na tayong nakitang tao na nabuhay ng sobrang rangya habang yung iba naman ay halos wala. If you will stop and think hard kung ano ba talaga ang naghihiwalay sa mga mayayaman at mahihirap, ay obviously, mas maraming pera ang mga mayayaman compare sa mga mahihirap. But my point is, hindi ba kayo na curious kung ano ba talaga ang reason sa likod ng yaman na meron sila? Kung iisipin natin, ang mayayaman at mahihirap ay pwedeng mabuhay sa iisang syudad. May access sa parehas na trabaho at parehas lang na merong 24 oras sa loob ng isang araw. Pero ang isa ay nabubuhay ng isang kahig at isang tuka at ang isa naman ay merong napakaraming pera na more than he can spend over his lifetime. This time, gagamit tayo ng example gamit ang istorya ng buhay ng mayaman na si Ron at ang mahirap na si Steve para mapaliwanag ang aking point. Before we start, ay dapat malaman nyo na si Ron at si Steve ay may parehas lang na IQ. Parehas na nanggaling sa middle class na pamilya at nakatira sa parehas na syudad. Sa madaling salita, wala silang advantage sa isa't isa. Pero ang kanilang bank account ay total opposite end of the money spectrum. Bago tayo magsimula, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at alugin ang bell notification para hindi nyo ma-miss ang mga life-changing content sa channel na to. Huwag na nating patagalin at tara't umpisahan na natin. Isang Lunes ng hapon, si Ron at si Steve ay nag-commute pa uwi galing sa trabaho. Pagka-uwing pagka-uwi ni Steve ay diretso na siya sa kanilang sofa, nagbukas ng Netflix at nanood ng ilang oras para makapag-relax mula sa nakakapagod na araw sa trabaho. Habang nanonood, naalala ni Steve ang payo ng kanyang boss na ipagpatuloy ang pag-self-study para tumaas ang chance niya na makuha ang pangarap na promotion ngayong taon. Pero wala siyang time para gawin yun, lalo na kalalabas lang ng bagong season ng kanyang inaabangan na series sa Netflix. Nang makauwi si Ron sa bahay, ay binuksan niya agad ang kanyang laptop at nagsimulang magbasa-basa. Ilang oras din ang ginugol niya sa pagbabasa ng kanyang notes para sa darating na promotion exam. Kahit na si Ron ay meron ng master's degree at napakaraming certificate, tuloy-tuloy pa din siyang naglalaan ng oras kada araw para magbasa-basa ng mga bagay na magdadagdag sa kanyang knowledge. Lalo na nung nabasa niya sa isang article na ang mga richest person in the world ay naglalaan ng maraming pera for their continuous learning. Naisip ni Ron na kung ang mga mayayaman ay nag-i-invest ng time, money, and effort to learn new things, then dapat ganun din ang gawin niya. Therefore, ang difference number one ng mayaman sa mahirap, ang mayayaman ay hindi humihinto sa pag-aaral.
Kinabukasan, habang nasa trabaho, ang boss ni Steve ay nag-umpisang mamigay ng bonus sa lahat ng empleyado. Pagkatapos niyang buksan ang kanyang envelope, ay nalaman niya na nakatanggap lang siya ng 2,000 pesos na bonus na napakaliit compare sa kanyang mga katrabaho. Nag-decide si Steve na puntahan ang kanyang boss para magreklamo. Ang sabi niya, sa tinagal-tagal niya sa kumpanya, ay ngayon lang siya nakatanggap ng ganoong kaliit na bonus. Then, pinaliwanag ng kanyang boss na napapadalas ang kanyang pagiging late at patuloy ang pagbaba ng kanyang productivity mula nung siya ay nag-umpisa sa kumpanya. Habang si Ron ay ginagawa ang kanyang trabaho, ay bumisita sa site ang kanyang boss at inabot sa kanya ang isang sobre. Buksan niya to ay hanggang tenga at lubos ang kanyang pasasalamat sa kanyang boss dahil nakatanggap siya ng 20,000 pesos as bonus. Niliwalag ng kanyang boss na napakalaki ng nagawa niyang contribution sa company, lalo na ang kanyang huling project, na dahil doon ay nakatipid ang kumpanya ng mahigit 1,000,000 piso sa operating expenses. And to show their appreciation, ay nag-decide silang bigyan siya ng magandang bonus. Therefore, ang difference number 2, ang mayayaman ay nagbebenta ng kanilang value, samantalang ang mahihirap ay binibenta ang kanilang oras. Nang mga sumunod na linggo, nagbibilang na ng araw si Steve dahil hinihintay niya ang kanyang payday. Pagkatanggap na pagkatanggap ni Steve ng kanyang check, ay nagmamadali siyang pumunta sa bangko para bayaran ang lahat ng kanyang pinagkakautangan. Pagdating ng katapusan ng buwan, ay nag-check si Steve kung magkano ang kanyang naipon para sa buwan na yun. Nagulat niya na hindi lang siya basta hindi nakaipon, kundi mas mababa pa ang amount ng kanyang ipon kumpara sa nakaraang buwan. Walang ideya si Steve kung saan-saan napunta ang kanyang pera. Noong natanggap ni Ron ang kanyang paycheck, ay automatic na kinaltasan ito ng 10% ng kanyang sahod at napunta ito sa isang savings account na hindi niya madaling maa-access. Pagkatapos na makasigurado na nakapaglaan na siya ng pera sa kanyang ipon, ay tsaka lang siya nagbayad ng mga bills at iba pang bagay na kanyang pinagkakautangan. Pagkatapos ng buwan, ay laking ngiti ni Ron dahil ang kanyang savings ay patuloy na lumalago. Therefore, ang difference number 3, ang mayayaman ay laging unang binabayaran ang kanilang mga sarili. Diyan nagtatapos ang part 1 ng topic natin ngayon. Abangan kung ano ang magiging ending ng storya ni Steve at Ron sa part 2 sa darating na Biyernes. At kung bago kayo sa channel na to, ay mag-like, subscribe at i-share ang informative video na to sa nakararami. At huwag kalimutang tayo na at mag-level up!